Shalom Chaverim, kapayapaan mga kaibigan. Tayo po ngayon ay magpapatuloy muli sa ating Shiur Ivrit or Hebrew lesson. Tayo po muna ay manalangin. Ang ating panalangin ay Baruch Hamelamed et Yadi Lesaper et Haotiyot. Blessed is the one who taught my hand to scribe the letters. Amen. Okay po, ang ating pong lesson ay panibagong lesson na naman po para sa araw na ito. Ito po ay patungkol sa numerical value. So, ang numerical value po sa Hebrew po, lahat po ng consonants ay ginagamit para sa numerical signs. Wala po tayong makikitang number sa Torah kapag nagbabasa po tayo ng Hebrew. Yung Torah scrolls po na binabasa ng mga Hudyo, ay wala po tayong makikita mga number po doon. Ang makikita po natin doong mga number ay yun din po mga Hebrew letters po. So, paano natin makukuha at makikita kung ano yung mga numbers gamit ang numerical value ng mga consonants ng Hebrew? Unang-una po, ang Aleph hanggang Tet, 1 to 9 po yan. Okay po. So, ibig sabihin, ang Aleph ay merong equivalent na 1, Bet, 2, Gimel, 3, Dalet, 4, Hey, 5, Vav, 6, Zayin, 7, Chet, 8, Tet, 9. At ang sumunod naman po, ang Yod hanggang Saday ay 10 to 90. Yod, 10. Kaf, 20. Lamed, 30. Mem, 40. Nun 50, Samech 60, Ayin 70, Pei 80, Sadei 90. At ang Kuf hanggang Tav ay 100 hanggang 400 po. Kuf 100, Resh 200, Shin 300, at ang letrang Tav ay 400. Okay po. Pagdating naman po sa number 15 at number 16, hindi po nating ginagawang yod at saka hey. Dahil po ang yod hey, pati ang yod vav, hindi po nating ginagamit kasi po ito po yung letra ng sacred name or divine name na yod hey wahey. In number 15 po, ang mangyayari po ay gagamitin po natin ng Tet. Ito po. Tet at saka Vav. 9 plus 6 equals 15. Habang ang isa naman po ay nasa na? 9 plus 7 equals 16. So, para po hindi po magasgas yung sacred name. Makikita po natin dito na kahit din po yung mga letra, iniiwas niya rin na magasgas yung sacred name. Nakahidden po yung sacred name dun sa numerical value ng Hebrew. So, yun po. Vowel signs. Ang vowel signs naman po, ating makikita, ito po yung mga little spots o yung mga dot. Ang reference, meron tayo sa Genesis 30:32. Nikudot, plural po, is vowels. Nikud is vowel. Nikudot is vowels. Okay po? So, dito po, ang vowel signs, meron po tayong short and long vowel signs. Sa ngayon po, dito po muna tayo sa short vowel. Ang short vowel po, kailangan po ay, kahit hindi nyo po muna makuha yung pangalan, pero later makukuha nyo lang po habang sa ginagamit nyo po yan, maalala at maalala nyo po yan. Sa ngayon po, okay lang po muna na hindi nyo po maalala yung bawat pangalan. Ang importante po, ito pong mga sign. Yan po ang mga sign ng short vowel. Okay po. Ang short vowel po, ito po, patak, a, segol,
Eh, tatlong tuldok, yung patak, parang patag lang. Isa lang po, isang guhit lang na linya. Segol, tatlo po, eh. Kumapansin po natin kung ano po yung sound ng pangalan, yung po yung vowel sign. Short vowel is A. Patak, A. E, segol, E. Hi, hirek, I. Kamatskatan, O. Kibuts, U. O yung iba naman po, kubuts. Pero it's either kibuts or kubuts. Ang importante po yung sign po. Ito po. So, yung nakaraan po nating na-introduce na po yung patak, segol, hirit, at saka yung kamats gadol ng long vowel sign. Okay po. Example, dito po muna tayo sa patak. Ang patak po, ang mga vowel signs ay kadalasan nakikita po natin sa ilalim or sa sumunod na letra. Minsan nasa taas po siya. Okay po. So, ang patak sign po is ito po. Patak sign, isang guhit na, guhit na nasa ilalim ng mga letra ng Hebrew. Ibig sabihin po, kapag tayo po'y nagsulat ng Hebrew, ito po ay aleph. Ang aleph po ay walang sound, silent letter. Na kapag nilagyan po natin ng sign, magiging A. Ganun din po, kahit apong letra, lamed, may sound na L. At merong patak, La. So, ganun lang po ang patak. Pagdating naman po sa segol, ganun din po ang segol. Nasa ilalim din siya ng bawat letra. Mem, na merong sound na M. Segol, sound merong sound na E. Kaya ang sound po nito ay M, E, Me. Kapag nilagyan po natin segol, lamed, plus segol, Le. Mele. Okay po. Cuffs of feet, Melech. Melech po is king. Okay po, yan po yung segol. Next po is yung hirek. Ang hirek po is parang tuldok lang sa ilalim ng letra ng Hebrew na makikita natin. Hirek. Ayin po ay silent letter. Pero kapag nilagyan po natin ng vowel signs, nagkakaroon na po siya ng sound. Ayin plus hirek equals I. I. So, isang tuldok lamang po sa hirek. Okay po. Next po ay yung kamatskatan. Kamatskatan po is O. Sa ngayon po, hindi po muna natin ang didiscuss. Madidiscuss po natin yung O kasi po yung isa pa pong sign. Pareho po. Kung mapapansin nyo po, short vowel po kumpara po sa long vowel. Pero pareho po sila ng sign. Mapapansin po natin. Sa ngayon po, kapag nakikita po natin, sa ngayon po ah, kapag nakikita po natin yung sign na yan, yung letter T sa ilalim ng letra, gagamitan po muna natin ng A. A po muna lahat. Kasi po, kailangan po natin i-apply yung syllables na tinatawag. May mga rules po sa syllables. Sa susunod na lesson po natin, i-introduce po natin, itatopic po natin yung syllables. May mga rules po siya
para malaman po natin kung paano po ang gamit ng kamatskatan at saka nung kamatskadol. Dito natin makikita kasi pareho sila ng sign, pero paano natin gagamitin yung A sa O? So yun po ay kailangan natin ng syllables. Okay po? Sa kubuts, ito po, tatlong tuldok na parang hagdanan na nasa ilalim ng letra ng Hebrew. Halimbawa po, may isang letra. Ano pong letra yan? Samech. Letrang Samech, na kapag merong kubuts or kibuts sa ilalim, magiging su. Samech, merong sound na S. Kubuts, merong U. U. Su. Yan po. So, yun lamang po. Tatandaan nyo lamang po itong mga vowel signs sa ngayon po. Later, kahit dito na po, unti-unti nyo pong malalaman yung kung ano po yung pangalan niya. Pero ang importante po, kasi po, pag nagbabasa naman po tayo, hindi naman natin binibigkas yung mga pangalan. Ang tinitingnan natin, ito mga sign na ito. Yung patag, tatlong tuldok, isang tuldok, parang letter T, pati yung tatlo. Ito ay yung mga short vowel signs na nakikita sa ilalim ng mga letra. So, yan lamang po. A. Patak. Segol. E. Khirek. I. Kamatskatan. O. At kibuts or kubuts. U. So, yun lamang po.